Vaping Dealers Association were saying, hindi, aminado naman kami dyan, let's regulate it, but regulate only with DTI, not necessarily with FDA. No, but you have to regulate it completely. That's why here, naglagay kami ng interagency. Kasama ang DTI, kasama FDA. Gusto ko na nga rin ilagay yung PDEA. Yun ang kulang dito sa batas, ilagay yung PDEA because there are a lot of, diba, all over the country, all over the world, meron na rin naglalagay ng THC, ng cannabis, tapos yung nga, kahit nga vitamin E, pag nilagay mo, nakaka-cause pala siya ng iba sa katawan. So, kailangan ilagay din natin yun. So, interagency, kasi hindi lang pwede ba sa DTI, hindi lang pwede ba sa FDA, kasi all-encompassing, dahil ang daming dinideal with ng vaping, kaya kasama yun doon sa law to create an interagency committee to handle the vaping. Hindi pa na-establish if it's actually a safer alternative to regular cigarettes. Well, maraming studies that says that it's less harmful because there's no tar. Yun lang naman yung sinasabi nila eh. You won't get cancer, but you will die. Ganun ba yun? Well, kasi daw yung nicotine, hindi nakaka-cancer. It's the tar that causes the cancer. The deaths. That's what they're saying. Well, that's what the studies are saying. Yeah. Walang carcinogen yung But now, it's still harmful. But now, since it's not regulated, you don't know what else is inside the juice. Apat lang naman ng chemicals yan, or ito lang naman ng chemicals. But we don't know. Yeah, and now, ang daming lumalabas na...